Pilipinas, rank 32 na sa 145 mga bansa pagdating sa military strength. Gaano ito katotoo na naitala sa website ng Global Firepower? Mas malakas na nga ba tayo sa North Korea na pang 34 lang ang ranking sa military strength ng 145 mga bansa? Kahit pa sila ay nagtataglay ng nuclear weapons, paano nangyari ito? Halika at alamin natin ang katanungan ng ating taga-subaybay na si BK Ming Indo. Hindi kaila sa nakararami na ang North Korea ay isang malaking tinik na rin para sa Amerika dahil sa mga nuclear weapons nito. Kaya naman talagang nakapagtataka na papaanong ang Pilipinas ay mas malakas pa ngayon kaysa sa kanila. At para malaman natin ang kasagutan, ay alamin natin ang mga pinagbasihan ng website ng Global Firepower para sa pagtatalaga ng ranking ng 145 mga bansa para sa military strength nito. At ayon nga rin mismo sa kanilang data, ay mas malakas tayo sa North Korea pagdating sa manpower na tiyak mas marami tayo dahil sa laki ng ating populasyon. Ikalawa, ang natural resources. Dahil halos 3 beses mas malaki ang Pilipinas sa North Korea, kaya hindi nakapagtataka na mas marami talaga tayong natural resources kumpara sa kanila. Ikatlo, financials. Dahil wala tayong sanctions kagaya nila na limitado lamang ang kita. Ikaapat, logistics. Dahil mas malawak ang nagagalawan ng ating mga sundalo, hindi katulad sa North Korea na limitado lamang din ang kanilang nagagalawan, kaya't mas mahusay ang ating kasundaluhan sa mas maraming uri ng pakikipaglaban. At ang heograpiya na tumutukoy sa mas magandang posisyon ng Pilipinas kumpara sa North Korea na walang ibang aasahan kung hindi ang China, at kadikit lamang din nila ang kalabang South Korea kung saan dito rin nakalagak ang pinakamalaking base militar ng Amerika sa Asia. Habang tayo ay hindi basta-basta kayang salakayin ng iba nang hindi gagamitan ng naval forces nila. Iyon nga lang kung nuclear weapons na ang pag-uusapan, ay baliwala rin naman ang lahat ng kalamangan nating ito dahil hindi masasalo ng mga ito ang nuclear weapons ng mga Koreano. Bukod pa riyan kung hukbong panghimpapawid, panglupa at maging pangkaragatan ng pag-uusapan ay napakalayo rin ng lamang sa atin ng North Korea. Kaya kung ito lamang ang ating kalamangan sa North Korea, ay naniniwala ka ba na mas malakas talaga ang ating militar sa kanila? Pwes ikaw na ang humusga. Dahil nakakalungkot mang tanggapin, ay malinaw naman siguro na hindi akma ang mga basihang ito sa paghahambing ng mga military strength sa buong mundo. Kadalasan sa ating mga Pilipino ay nauuna sa atin ang kagalakan sa bawat balita at impormasyon na ating nababasa o napapanood sa social media. At sa katunayan, napakaraming Pilipino ang nakasubscribe sa mga channel na puro fake news lamang ang ipinapakita. Kaya naman kahit peke ang mga ibinabalita nila, ay halos purihin nila ang mga ito. Katulad na lamang ng nagbigay daw ng B-2 stealth bomber ang Amerika sa Pilipinas, na talaga namang pinuri ng husto ng mga Pilipino. Kaya naman ang ilang mga YouTubers sa Pinas ay ginagawa nalang libangan ang paggawa ng mga peking mga balita. Dahil dito natutuwa ang maraming Pilipino, kaya kahit puro peke ang impormasyon ng iba, ay halos mag 1 million pa ang subscriber nila. At kung nakasubscribe ka sa kanila, ay tiyak ayaw mo sa mga content na ganito na sinasabi natin ang totoo kahit pa masakit sa ating mga Pilipino. Dahil ang importante ay hindi tayo maloko nang sa ganun ang ating kaalaman ay palaging solido.